apo kay Gayet Official ng Leyva, Biskaya. Shoutout po ha, Gayet Official. Kim Kalinga, dance, 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 dance. Kalinga, dance, 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 dance. Kinukalinga, ang lading hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapaindap. Kinukalinga, dance, dance. Nga mapagpalang umaga na naman na mga Gait. So welcome to our channel, Gait Official Vlog. At nandito na naman tayo ngayon sa umagang ito para pakanayimin po yung nakausap ko po kahapon na isang matanda po. Yan, siya po ay naglalakad, no, na mayroon siyang pilay. Pilay po siya, pero ilang kilometro po yung nilalakad niya. Kasi nasayangan daw yung matanda po sa pamasahe. Ang mahal-mahal naman talaga sa ngayon yung pamasahe po. Kaya naglalakad po, mga sabihin na natin, baka mga 10 kilometers siguro yung nilalakad niya po. Kaya ito, kaya sabi ko kahapon na pupunta po kami ngayon para kausapin po, para malaman po kung ano talaga yung kalagayan nila. Kaya kumuha lang po kami ng kanilang ulam, ano po, sa araw na ito. Tapos kakausapin na natin. Hindi ko pa alam mga kapatid kung ano po yung kalagayan nila. Pero nagtanong-tanong po tayo kung ano po yung kanilang kalagayan, ay talagang nakakaawa po. Ano po, kasi nadisgrasya daw sila noon. Kaya yun, na pilay. Tapos pati rin yung kanyang asawa pala ay mayroon na siyang saklay na paralyzed po, mga kapatid. Kaya kailangan po natin, dadalawa lang po sila, yung kanilang mga anak po ay nasa ibang lugar. Tara guys, samahan nyo kami para makausap po si nanay at tatay. Tara guys. Ito na kami kina tatay at hindi po namin naabutan si nanay. Kasi pumunta pala siya sa Isabela para magpagamot po, ano tayo? Kinuha ng kanyang anak. No. So, anong pangalan niyo, tatay? Ilang taon ka na, tay? Year na ako. May gift na. Magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalan, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Kasi diba kahapon ay nakausap kita, tatay, no? Sabi ko na pupunta kami dito para ma-interview, kasi nalaman ko nga, di ba, naglakad ka pala, no? Di ba, sabi mo, naglakad ka hanggang dun sa sentro, hanggang dito, mga ilang kilometro tayo? Iwan ko kung ilang kilometro. Kasi ang pagkaalam ko kasi hanggang dun sa, kung, mga, baka may mga humigit kumulang siguro 10 kilometers. Ano po? So, baka pwede mong maikwento naman kung ano yung kalagayan nyo sa ngayon. Kung ano yung hanap buhay nyo ngayon, tay? Nagkakainin na kung konsito ito. Yan lang. Yung kainin kong iba eh, naibinta ko At may nagpagsabi, tay, na na-disgrasya daw kayo. Paano yun, tay? Baka pwedeng maikwento naman. Noon, dati na palabas na pinanggan na kami ng dalawang dito pa. Ano? Talikang sasakyan. Ano yung sasakyan nyo, tay? Uliglig. Uliglig? O traktor? Opo. Tapos, yung pag-uwi nyo na, pinangga na kami ng dalin. Pinangga kayo ng dalin bus. Ilan po kayo doon? 11. 11. Dapat kami lang naka... Ligtas. Dalawang apo ko. Pero kumusta naman, tay? Ano yung nangyari sa'yo nung disgrasya kayo, tay? Eh, wala akong malay. Hindi ko alam yung pan nangyari. Tapos yan, ano to? Ano yung nangyari sa paa mo, tay? Nadurog. Nadurog yung dalawa? Oo.
bali na bali na So ilang buwan naman tayo bago ka naka-recover, kasi di ba sabi ng doktor, yun yung kwento mo sa akin kapon, na puputulin sana itong yung paa mo, ano? Pero hindi pinayagan yung misis mo. Buti na lang, kasi kung naputol, di wala na ngayon. Ay, wala na ah. Baka lupa na ako ngayon. Ayaw ko nang mabuhay kung mula ako. So guys, so salamat sa Panginoon, ano, kasi yun po ay yung advice ng doktor na puputulin daw para hindi ma-infeksyon, para hindi lalala, pero buti na lang hindi daw sila pumayag. Pero salamat sa Panginoon at kahit paano medyo okay na, kahit nagpipilay-pilay ka, diba tatay, nagpipilay-pilay ka, pero ang importante po ay hindi po naputol. Ano po? So, ilan na lang po yung so yung asawa mo na lang po tay, ang kasama mo sa ngayon. Dalawa na lang kayo. Pero umalis. Ano naman yung nangyari sa asawa mo, tatay? Iiwan noon. Pero di ba sabi niyo na-paralyze, di ba? Oo, na-paralyze dito tapos. At hindi na siya makapaglakad, may saklay. Oh, sayang mga gait, sayang mga kapatid, hindi po natin naabutan si nanay kasi pumunta pala sa Isabela para magpagamot po. Kaya si tatay na lang po yung naabutan po natin dito. At kitang-kita guys na kailangan po nila ng tulong kasi dadalawa na lang sila dito. Ano po, ang ginagawa nilang nagtatanim-tanim lang kayo, tatay, no? Nagtatanim-tanim lang para lang matutusan po yung kanilang pangailangan. Pero sa ngayon guys, talagang kung titignan natin yung kanilang hanap buhay guys ay grabe, ano. Kaya sabi ko nga kahapon na gusto kong kausapin si tatay para man lang sa mga kapatid po natin, sa mga nanonood po. Sana po ay matulungan po natin sila, tatay. Ano? So ano? Pero hindi na kayo nagpa-check up, tatay? Matagal na hindi ako nagpa-check up, tatay. Yung ayuda namin ay ang mahalagay tumulo sa kapwa, magbigay ng may patuloy yung yung nakukuha niya sa senior, ano, hindi naman sapat yun. Siyempre, alam nyo guys, talagang nadurog din yung puso ko nung nakita ko si tatay, kasi sabi niya, mantakin nyo guys, kung ako yun, talagang mahirapan talaga guys na maglakad sa ganon. Sabi ko nga, baka mga 10 kilometers kung hindi ako nagkakamali guys. Yun yung linalakad niya siyempre na pumunta para kumuha ng kanilang, ano yung tinuntan mo doon tay? Ano yung ginawa mo? Sa bahay niyo, opo, naglakad. Siyempre sayang, kasi magkano yung pamasahe tayo, di ba? Magkano yung pamasahe hanggang dito sa inyo hanggang doon sa sentro? Yung ibang driver naman eh, ipangilin ka ng 50 hanggang doon sa bayan. 60 guys, oo. Gusto back ko and forth yun, maglakad na lang. Oo, tapos siyempre back and forth magiging 120. Kung tutuusin guys, siyempre sayang naman talaga. Wala pero yung ano, yung final. Nalimpi ko na, no, yung mga ganlang inyog na pa, binta ko. Ayun, nagbinta ka ng inyog, tapos ibinili mo rin yung sa pangailangan ninyo. Wala pang isang daan yung ano, binta kong ano, magbibigit ko. Tapos, yung magat ng tao. Kung ka naman, tingilin ka ng mahal eh. Kunin na lang yung palinda ko eh. Sayang din lang, ano. Opo. Guys, oo, tignan nyo guys, ang kahapon pa pala guys ay ang ginawa niya ay gabi daw pala, yung gabi at nyog. Yun po yung ibininta ni tatay na bit-bit-bit niya po na pumunta sa sentro. Mantakin nyo guys, 10 kilometers. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10, less than 10 siguro, 10 kilometers yung nilakad niya na may dala-dala pa siyang gabi at nyog. Para lang ibenta niya at makabili din ng kanilang pangangailangan. Siyempre sayang naman guys, oh, yun yung sinabi ko ni tatay.
kung sasakay daw siya ng tricycle at yun lang yung ibebenta niya. Kulang pa daw mga kapatid. Kaya tignan ninyo guys, grabe yung panitate, no? Naglakad na may bit-bit, no? At yun, nung umuwi na naman, naglakad na naman guys. Kaya yun, nakita ko si tatay kahapon. Kaya sabi ko, pupunta kami kay tatay bukas para makausap. Kumustahin kung ano yung kalagayan nila at alaga nyo yan, yung mga manok. Yung mga kapatid, buti na lang may mga alaga naman sa tatay para kahit paano ibinibinta niya din yung mga ganyan tayo. Kahit paano guys ay mayroon silang pinagkakitaan na mga alaga po nilang hayop. Yan po yung ibinibinta nyo kay Nanay Elrin. Ipakita natin mamaya guys kung ano yung mga tanimin po nila. At yun po mga kapatid yung pinagkukunan nila po ng pang-araw-araw. Kung wala na yung mga tanim po nila guys, pero hindi sa kanila yun. Sa inyo yan, tatay? Alam lang ako yung panginirasyon sa lahat ng minirasyon. Yun, ipapakita natin guys yung mga iba. Yung mga ibang mga lupa nila tatay na ibenta, diba tayo na ibenta kasi yun yung pinagpagamot ninyo. Dalawa kayo ng mag-asawa, yung asawa mo din. At ito na lang guys kung dito at least kahit paano medyo okay naman yung kanilang bahay. Pero ang pan lang guys, yung problema na lang nila yung kanilang pang-araw-araw guys. Na mga pagkain, ganon. Kasi talagang hindi sapat po. Magkano lang naman yung ibibinta niya, yung gabi, tapos nyug. Oh. Kaya grabe guys, nakakaawa itong mga mag-asawa. Ano po, na kailangan talaga nila ng tulong. At ito guys, mayroon po tayong binili po na ulam ni tatay. Ano po, kahit kung kasi kailangan din natin may interview para malaman ng mga nanonood guys kung ano ba talaga yung kanilang pangangailangan guys, no? Kaya pagdamutan muna ito tay, yung luluto pa kasi siya ng Gawin ang alikaing pinapangarap ang pag-iingat ng Diyos. So, tumayagin ito ang puso po ay tulungan po natin sila tatay. Ano po, kahit man lang yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan po. Ano po, para naman ay mapaabutan natin kahit kunting tulong po ang itong tatay na ito. Yan, buti nga eh, kung walang nahiraman guys na lupa, ano na lang pong kalagayan ni tatay kung wala na yung mga, di ba paano na yung pang-araw-araw na pamumuhay nyo, mga pangailangan niya tayo. Hirap di ba tayo? Ano, nag-aralan. Karamay nyo. Hindi pa ko nga sana dito eh. Ano pa yung mga pwede nyong maitanim dito tatay? Ano yung be? Kailangan pa rin niyang diligan. Pero tapos pilay pa si tatay, no? Yun nga, grabe nakakaawa talaga itong mga mag-asawang ito. Kasi sila na lang. Yung asawa niya, ganun din na may karamdaman, na stroke siya. Oh, tapos ipinagamot nila sa Isabela guys. No? Tapos ito, si tatay. So ganito po yung kanilang kalagayan at walang-wala talaga sila. Ano to, napakahirap guys, napakahirap yung kanilang kalagayan sa ngayon. Kaya sa may gininto ang puso guys, kami po ay makatungkot sa inyong lahat.
na makapanood po sa aming video ay tatay po na tulungan po natin sila kahit man lang yung pang araw-araw na lang, no? Pang araw-araw na kailangan po nila ang mga pagkain, guys, ang pili po natin yan. Salamat, salamat sa inyong lahat, guys. Salamat, salamat sa inyong lahat. Sumalinyo ang pag-iingat ng Diyos, naway laging sumainyo. Ang kalingap ay laging karamay nyo. Ito po yung si tatay ngayon, ano, at least nakita natin, guys, yung kanyang tanim, at sabi nga namin na hindi po niya pagmamay-ari yun at nakikitanim lang. Thank you, sir, sa may-ari po ng Rocky Mountain, at ipinahiram niyo po yung lupa niyo po kay tatay para pagtamnan, ano, makapagtanim po si tatay ng... Damutan nyo na ito, tay, para pambili naman ng panyo. Ayan, 100 lang muna kasi wala pa kaming pera. Pag lumaki na yung channel po natin, ay siyempre mas malaki po yung maipaabot po natin. Pero sa lahat po ng gustong tumulong kay tatay po, mag-PM lang po kayo sa aming Facebook account, ang Gait Provinciano po. Para kung ano po yung pwede nyong maipaabot po kay tatay, ibili po ng mga grocery, ay magpaabot lang po kayo ng tulong, at ipapaabot din, ibibigay din natin sa kay tatay at nanay. Ano po, kaya maraming salamat, guys. Pagpasensyan nyo po yung mga naibigay po namin. Siyempre, maliit pa yung aming channel. Ano po, pero gusto naman namin makatulong ng mas marami sana pong mas lalaki pa yung ating channel. Kaya ipag-pray nyo, guys. Ipag-pray nyo na lalaki yung ating channel para mas marami po yung mapaabutan po natin. Ano po, tatay? Yan. Kaya maraming salamat. At hanggang dito na lang, guys. Hanggang dito na lang. At salamat po sa panonood. Sa lahat po ng nanonood po si Kuya Bal Santos Matubang, ang aming head po sa Kalingap. Maraming salamat, at shoutout po sa ating lahat. So, sa mga OFW, maraming salamat sa suporta, sa palagi nyong panonood sa ating Munting Channel. Maraming salamat, at mabuhay po kayong lahat dyan. Mag-ingat po kayo, mga kapatid naming OFW. Salamat, and God bless you.